So yun guys. Next 10 lang po, no? 1 month. Pero hindi po ibig sabihin noon, hindi matutuloy, no? So binigyan lang ng palugit po para makapaganda na pagbigay na kayo ng alternatibo sa sarili ninyo. Na hindi na kayo makakagamit talaga ng e-bike sa national road. So gawa na lang po kayo ng paraan. Yun po yung binibigay na palugit. Kaya po na hold, no? So yun, wala, malinis po yung EDSA. Oh. Kaya magano na kayo, mag-prepare na kayo sa mga alternatibong daan. Kailangan nyo pong sumunod, no? Wala po tayo magagawa dahil nga po nakikita nyo naman po, ang dami po talaga na aksidente na mga e-trikes. Ayan. So, pang-abang lang po tayo sa mga susunod pang balita. Wow! Dahil talaga po yan ay mainit. Dito po ay literal na mainit. Ayan, ang daming motor sa likod ko. Ayan. So yun lang, wala naman tayo maano dyan eh. Kasi talagang batas po yan at sila po ay nagpapatupad niyan. Kahit ano pong apila ninyo, may mali rin po kasi talaga. Siguro yung nililisensya talaga, basic po yun. Para may alam po sa kalsada, no? Hindi lang po maintindihan bakit bawal yung Sana maklasify lang yung yung e-bike natin na e-scooter na motorcycle na rin itsura. Alas na nga po yun eh. Sumasabay naman po eh. Yes! So yun lang po guys. At hopefully maayos, no? Pero kung handa na po tayo. Yun lang po muna. Pero ang tanong, bakit nga po ito? Pwede, no? Pati ito po, na-classify po siya ng L3. Allowed on major roads. Samantalang yung NWOW, parehas naman po silang specification.